Samantala, patuloy pa rin ang pagsasagawa ng iba't ibang kilos protesta ng mga militanteng grupo para papanagutin ng Administrasyong Aquino dahil sa paggamit ng Disbursement Acceleration Program o DAP. Kanina ay isa na namang rally ang isinagawa sa harap ng tanggapan ng Ombudsman. Para sa detalye, narito ang ulat ni Karen Garucha. Sinasabi natin Disbursement Acceleration Program o DAP. Nagprotesta sa harap ng tanggapan ng Office of the Ombudsman ang ilang militanteng grupo ngayong araw. Ito ay higil sa mabagal na pagtakbo ng investigasyon ng Disbursement Acceleration Program o DAP matapos itong ideklara na unconstitutional o labag sa ligang batas ng bansa. Sigaw nila, panagutin ang mga dapat managot sa issue. Matagal naman po naiposisyon na ang Freedom from Debt Coalition dito sa Disbursement Allocation Program at nananawagan po kami na siguraduhin yung independence ng Ombudsman, patunayan po niya ang kanyang independence at imbestigahan niya na yung DAP. Nakukulangan umano sila sa transparency ng pamahalaan sa mga aksyon na ginagawa upang malaman ng taong bayan ang totoong pinaggamitan ng pondo. Humihiling din ang mga ito na i-waive na lamang o tanggalin ng Pangulong Benigno Aquino III ang kanyang immunity kung sakaling mapatunayang sangkot siya sa DAP. Huwag nang paabutin doon sa impeachment process, pwede namang i-waive na ni mismo ni Pangulong Aquino ang kanyang immunity. Kumbaga para in good faith, since gusto natin ng tuwid na daan, at kumbaga ang isa sa mga bumabara dyan kung bakit hindi maimbestigahan ng Pangulo at ang kanyang mga cabinet officials, yung Pangulo mismo, ayon dahil sa kanyang immunity from suit. Kanina nagain din ng written statement na naglalaman ng kanilang mga hinaing ang leader ng militanteng grupo na agad-agad tinanggap ng Ombudsman. Hindi na ikinakatuwa ng mga militanteng grupo ang nangyayaring investigasyon sa Disbursement Acceleration Program. Giit nila, kailangan nang ilabas ng Office of the Ombudsman ang listahan ng mga programang pinaggamitan nito. Ako ang inyong kaibigan, Karen Garucha, para sa Newslight.